Don't ever forget. Don't ever forget na noong April 28, 1949, walang awang pinagbabaril ng mahigit 100 miyembro ng Hukbalahap o Hukbong Bayan laban sa Hapon, ang 61 taong gulang na si Doña Aurora Quezon na byuda ng dating pangulo na si Manuel Quezon. Naganap ang pamamaril sa kahabaan ng Baler-Bungabon Road sa border ng lalawigan ng Nueva Ecija at Aurora habang papunta ang Doña sa Baler upang pasinayaan ang Quezon Memorial Hospital. Pagamat kasama ang 11 convoy na sasakyan at 2 jeep na puno ng mga armadong sundalo, hindi pa rin nakaligtas sa ambush si Doña Aurora dahil ang sasakyan kung nasaan siya ang nangunguna sa biyahe. Nang makita ang mga hooks bumaba sa kanyang sasakyan, si Quezon City Mayor Ponciano Bernardo ng Bayan ng Quezon upang sabihin na kasama nila ang Doña, ngunit siya ay binaril ng mga ito. Bago pa man makarating ang mga kasama nilang sundalo, ay napaslang na si Doña Aurora, pati na ang kanyang pinakamatandang anak na si Maria Aurora Quezon, asawa ng kanyang mas nakababatang anak na si Philip Buencamino III at mga opisyal na sina Major General Rafael Halandoni at Mayor Bernardo. Sa lamay ni Doña Aurora at ang iba pang napaslang, sinabi ng Pangulo ng panahong iyon na si Elpidio Quirino na binalaan niya ang Doña na delikado ang mabundok na daan dahil maaaring pinamumugaran ito ng mga rebelde. Inalok ni Quirino ang kanyang helicopter pero tumanggi ito at sinabing kilala ng leader ng Hukbalahap ang kanyang puting buhok at hindi siya sasaktan ng mga ito. Ngayon ay patuloy na inaalala ang pagkamatay ni Doña Aurora Quezon dahil sa kanyang mga nagawa nung siya ay nabubuhay pa. Don't ever forget na siya ay naging aktibo sa paglahok sa mga kampanya tungkol sa pagbibigay ng karapatan sa mga kababaihan tulad ng pagboto na naaprubahan noong taong 1937. Siya rin ang naging tagapangulo ng National Federation of Women's Clubs at Philippine National Red Cross hanggang sa siya ay pumanaw. Bukod dito, nang namatay ang kanyang asawa na si Manuel L. Quezon, inalok siya ng Kongreso ng Pensyon ngunit tinanggihan niya ito at sinabing ibigay na lang sa mga kabataan at kababaihang naulila dahil sa World War II. Para sa pag-alala sa yumaong Doña Aurora Quezon, ipinangalan sa kanya ang Aurora Boulevard sa Quezon City noong 1951. Ginawa rin ng dating Pangulong Elpidio Quirino ang Aurora Sub-Province na binubuo ng Baler at iba pang lugar na kalapit ng Quezon Province. Taong 1979 nang maging isa itong ganap na probinsya. And don't ever forget to like, subscribe, and hit that notification bell. Don't ever forget.